ay bago tayo mag-umpisa sa ating klase, ay nais ko munang lahat ay tumayo para sa ating pagdarasal sa pamamagitan ng isang awit. Ngayon, habang tayo ay nagdarasal, ay gusto kong damahin ninyo ang presensya ng ating Panginoon. Maliwanag ba? Magaling! Ngayon ay magpasimula na tayo sa ating pagdarasal. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Magandang umaga rin classmate. Ngayon ay bago kayo maupo, nais ko munang pakipulot ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Salamat. Ngayon ay maaari na kayong umupo mga bata. Kamusta naman ang inyong mga araw? Magaling! Ako'y natutuwa dahil maayos naman ang inyong mga araw. Ngayon ay nais kong tanungin ninyo ang mga kaklase ninyo kung kamusta nga ba ang araw nila upang malaman ninyo kung ano nga ba ang ginawa nila ngayong araw na ito. Kamusta naman ang iyong araw? Heto, okay lang. Ikaw, kamusta ka? Okay lang din. Anong ginawa mo maghapon? Eto, naglinis ako ng bahay, tinulungan ko ang mama ko. Ikaw, anong ginawa mong maghapon? Eto, naglalaro, tinulungan ko din sa paglilinis ang aking ina. Mabuti naman kung ganon. Ako'y labis na natutuwa dahil maayos naman kayong lahat.
Ngayon ay bago tayo mag-umpisa sa ating klase, nais ko munang tawagin ang bawat isa upang malaman ko kung may lumiban ba sa ating klase ngayong araw na ito. At nais ko din na sa tuwing tatawagin ko ang inyong mga pangalan, ay sasambitin niyo ang salitang narito po at sabay palakpak ng 3 beses. Maliwanag ba? Opo. Umpisahan na natin. Abigail? Narito po. Karen? Narito po. Flora? Narito po. Rodeline? Narito po. At Paolo? Narito po. Wow! Ako'y labis na natutuwa dahil walang lumiban ngayong araw sa ating klase. Ngayon, ay handa na ba kayo para sa ating leksyon ngayong araw? Opo. Magaling! Halina't buksan ang isipan patungo sa bagong kaalaman. Ngayon, ay bago tayo magpasimula, ay nais ko munang kayo ay tumayo at igalaw-galaw ang inyong mga katawan dahil tayo ay sasayaw. Nang sa gayon, ay hindi tayo inaantok pagdating sa leksyon na ating tatalakayin mamaya. Alam nyo ba ang sayaw na chicken dance? Magaling! Ngayon, lahat ay tumayo at tayo ay magpapasimula na sa ating pagsasayaw. Galing yung lahat na sumayaw. Ngayon ay maaari na kayong umupo, mga bata. Naalala ko, ako ay may ibinigay na takdang aralin kahapon, tama ba? Opo. Magaling! Karen, maaari mo bang kolektahin ang inyong takdang aralin? Salamat, Karen! Bago tayo magpasimula sa ating tatalakayang leksyon, ay magbalik-aral muna tayo patungkol sa huli nating tinalakay. Saan nga ba patungkol ulit ang ating napag-aralan kahapon, Rodeline?
Ang huli po nating tinalakay ay patungkol sa mga hanap buhay na nagbibigay produkto. Magaling! Ano-ano nga ba ang mga hanap buhay na nagbibigay produkto, Paolo? Ang mga hanap buhay na nagbibigay produkto ay ang mga karpintero, modista, panadero, at sapatero. Mahusay! Ngayon ay meron akong mga litrato dito na nagsasaad ng mga hanap buhay na nagbibigay ng produkto. Bigyan ng check ang mga litrato na nagsasaad ng hanap buhay na nagbibigay produkto at kuwaderno naman ang mga litrato na nagsasaad ng hanap buhay na hindi nagbibigay ng produkto. Maliwanag ba? Opo. Magaling! Ngayon, Abigail, pakicheck nga ang litrato na nagpapakita ng hanap buhay na nagbibigay produkto. Mahusay! Paolo, maaari mo bang bigyan ng kwaderno ang hanap buhay na di nagbibigay ng produkto? Napakagaling! Rodeline, maaari mo bang pakicheck ang litrato na nagpapakita ng hanap buhay na nagbibigay ng produkto? Mahusay! Ikaw naman, Flora, maaari mo bang pakibigyan ng kwaderno ang litrato o larawan na nagsasaad ng hanap buhay na di nagbibigay ng produkto? Tama! Ngayon, ako ay labis na natutuwa dahil natukoy niyo ito lahat ng tama. Ngunit laging tatandaan na kahit ang pulis at ang tricycle driver ay hindi nagbibigay ng produkto, sila pa rin ay may napakalaking parte sa ating pamumuhay. Maliwanag ba? Opo. Mahusay! Ako ay natutuwa dahil natukoy niyo lahat ng larawan ng tama. Ngayon ay bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw ng mahusay! Mahusay! Muli, ay saan nga ba ulit patungkol itong ating pinagbalik-tanawan na aralin, Flora? Tinalakay po natin ang mga araling patungkol sa mga hanap buhay na nagbibigay ng produkto sa ating komunidad. Napakahusay! Maaari ka nang umupo. Ngayon ay magtatanong ako sa inyo kung ano nga ba ang gusto nyo maging paglaki nyo. At ipaliwanag ito kung bakit nyo ito napili. Handa na ba kayo? Opo. Magaling! Ngayon, Paolo, ano ba ang gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging pulis balang araw upang mabawasan ang mga gumagawa ng mali dito sa amin. Ikaw, Abigail, ano ba ang gusto mo paglaki mo? Gusto ko naman pong maging isang guro upang makapagturo po ako sa mga bata na magsulat, magbasa, at magbilang. Wow! Napakahusay! Si Karen kaya, ano ang gusto mo paglaki mo? Ako naman po ay gusto kong maging isang doktor upang makatulong po ako sa mga taong may sakit. Napakagaling! Eh si Rodeline, ano ang gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging isang enhinyero para gumawa po ako ng maraming gusali. Mahusay! Ikaw, Flora, ano ang gusto mo paglaki mo? Ako po, guro, gusto ko pong maging isang abogada upang mapagtanggol ko po yung mga taong naaapi na walang kasalanan. Wow! Ako ay labis na natutuwa dahil napakaganda ng inyong mga pangarap at naway inyo itong makamit balang araw. Ngayon, nais kong bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw na mahusay! Mahusay! Ngayon ay mayroon akong mga larawan dito. Tukuyin ninyo ito kung ano ang ginagawa ng nasa larawan. Maliwanag ba? Opo. Magaling! Ito ang unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng nasa larawan na ito? Abigail?
Nagpapatay po ng apoy. Magaling! Ang ginagawa ng nasa larawan ay nagpapatay ng apoy. Ano naman ang ginagawa ng nasa pangalawang larawan? Rodelyn? Ang ginagawa ng nasa larawan ay ang babae ay nagtuturo po sa mga bata. Eh ang pangatlong larawan naman kaya? Ano naman kaya ang ginagawa ng nasa larawan na ito? Karen? Ang ginagawa naman po ng nasa larawan ay ang babae o ang dentista ay tinitignan po ang ngipin ng kanyang pasyente. Tama! Ang ginagawa ng nasa larawan ay ang dentista ay chinecheck up ang ngipin ng kanyang pasyente. Sa tingin nyo, bakit tinitignan ng babae ang ngipin ng kanyang pasyente? Kasi po may sira po yung ngipin ng pasyente. Mahusay, Paolo! Eh itong pang-apat na larawan, ano kaya ang isinasaad ng pang-apat na larawan? Ang lalaki po ay naglilinis. Magaling! Yan ay isang janitor. Ang janitor ay siyang nagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran. Eh ang panglimang larawan naman kaya? Ano naman ang nakikita nyo sa panglimang larawan? Ang nasa larawan po ay ang nurse ay inaalagaan po ang kanyang pasyente. Magaling! Ang ginagawa ng isang nurse ay inaalagaan ang pasyente. Ang nurse ay siyang katulong ng isang doktor upang alagaan ang pasyenteng may sakit. Eh ang panglimang larawan, ano naman kaya nakikita nyo sa panglimang larawan? Hinuhuli po ng pulis yung lalaki. Mahusay! Sa tingin ninyo, bakit hinuhuli ng pulis yung lalaki na nasa larawan? Dahil po may nagawa siyang mali. Tama! Ano naman nakikita nyo sa panghuling larawan natin? Chopper po. Magaling! Yan ay isang chopper. Ang chopper ay ang siyang naghahatid sa atin kung saan natin gustong pumunta. Ako ay labis na natutuwa dahil sa inyong mga sagot. Sa tingin ninyo, ano ba ang ibig sabihin o ang kahulugan ng hanap buhay? Karen? Ang hanap buhay ay isang marangal na trabaho. Magaling! Ano pa? Paolo? Ito po ang paraan para kumita po ng pera ang mga tao. Ang hanap buhay o trabaho ay gampanin na isinasagawa ng isang tao upang matustusan ng kanyang pangangailangan at ng kanyang pamilya. Tinatawag ang taong naghahanap buhay bilang isang manggagawa o trabahador. Naiintindihan na ba kung ano ang ibig sabihin ng hanap buhay? Opo. Magaling! Kung inyong mapapansin, ay ang mga ipinakwaderno ko sa inyong mga larawan kaninang nagbalik-aral tayo, yon ay ang mga pulis at tricycle driver. Ang pulis at tricycle driver ay kabilang sa mga hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo. At yon ang tatalakayin natin ngayong araw. Ang mga ipinakita kong halimbawa sa inyo, iyon ang mga halimbawa ng hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga hanap buhay na nakita nyo sa larawan kanina. Bumbero po. Mahusay! Ano ba sa tingin nyo ang ginagawa ng bumbero? Flora? Pinapatay po ang sunog sa mga nasusunog na gusali. Magaling! Ano pang hanap buhay ang nakita nyo sa larawan kanina, Abigail? Dentista po. Tama! Muli, ano nga ba sa tingin nyo ang ginagawa ng isang dentista, Paolo? Ang ginagawa po ng dentista ay inaalis po ang sirang ngipin ng kanyang pasyente. Magaling! Bukod sa dentista, mayroon pa ba? Rodelyn? Doktor po. Magaling! Ano muli ang ginagawa ng isang doktor, Abigail? Ginagamot po ang mga taong may sakit. Tama! Eh ano pang mga hanap buhay ang nakita nyo sa larawan kanina? Flora? Guru po. Magaling! Ano naman sa tingin nyo ang ginagawa ng isang guro? Karen?
Nagtuturo po sila sa mga bata. Napakahusay! Ang guro ay ang siyang katulong natin o ang tumutulong sa atin upang tayo ay marunong bumasa, sumulat, magbilang. Halimbawa na lang ay ang ginagawa ko ngayon. Mayroon ba sa inyo ang gustong maging guro? Opo. Sinong gustong maging guro? Bakit gusto mong maging guro, Abigail? Gusto ko pong maging guro upang makatulong din po ako sa mga bata na matutong magbasa, sumulat, at magbilang. Gusto ko pong maging guro upang maihanda ko ang aking mga estudyante pagdating sa kanilang kinabukasan. Napakagaling! Naway pagdating ng araw, ikaw ay maging ganap na guro. Mayroon pa bang mga hanap buhay na nakita niyo sa larawan kanina? Ano pa iyon, Paolo? Janitor po. Tama! Ano naman ang ginagawa ng isang janitor? Naglilinis po ang janitor. Tama! Ang janitor ay ang nag-aalaga at naglilinis sa ating kapaligiran. Bukod sa janitor, mayroon pa ba, Abigail? Nurse po. Tama! Ano naman sa tingin niyo ang ginagawa ng isang nurse? Katulong po ng nurse ang doktor upang alagaan ang kanilang mga pasyente. Magaling! Ang nurse ang tumutulong sa doktor para alagaan ng mga pasyente. Bukod doon, ano pang mga hanap buhay ang nakita niyo sa larawan kanina? Pulis po. Magaling! Ano naman kaya ang gampanin ng isang pulis? Hinuhuli po ng mga pulis ang mga taong masasama o ang mga taong gumagawa ng mali sa ating komunidad. Tama! Ang pulis ang nagpapatupad ng batas para mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa komunidad. Sila rin ang nanghuhuli sa mga masasamang tao o sa mga taong nakakagawa ng mali. Ano na lamang hindi nababanggit na hanap buhay kanina na nasa larawan? Abigail? Chuper po. Tama, chuper. Nakakita na ba ang lahat ng chuper? Opo. Ano ba ang naitutulong ng chuper sa ating komunidad? Karen? Ang chuper po ay ang siyang naghahatid sa gusto nating puntahan. Magaling! Ang chuper ang nagmamaneho ng mga sasakyan para ihatid tayo sa ating pupuntahan. Magbigay nga kayo ng chuper na naghahatid sa ating pupuntahan? Flora? Jeep po. Jeep? Tama! Ano pa? Tricycle po. Tricycle? Mahusay! Ano pa? Kotse po. Kotse o taxi? Ano pa? Bus po. Bus? Napakahusay! At tingin nyo, mahalaga ba ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Opo. Bakit ito mahalaga, Abigail? Dahil dito po kumikita ng pera ang mga tao. Magaling! Mahalaga ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo dahil kung wala sila, walang magbibigay sa atin ng sapat na edukasyon, kalusugan, kaligtasan at kaayusan sa ating komunidad. Naiintindihan na ba ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Opo. Magaling! Ngayon ay nais kong bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw ng mahusay! Mahusay! May mga tanong pa ba kayo sa ating tinalakay? Wala na po. Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ang klase ay mahati sa 2 grupo para magsagawa ng isang dula-dulaan at graphic organizer patungkol sa tinalakay natin ngayon upang maipakita ang kahalagahan ng bawat hanap buhay sa ating komunidad. Ang unang grupo ay gagawa ng isang dula-dulaan batay sa mga hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo. Mamili lamang kayo ng isa. Ang pangalawang grupo ay kukompletuhin ang graphic organizer sa ibaba. Isulat ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa inyong komunidad at inyo itong tukuyin kung ano nga ba ang gampanin ng bawat hanap buhay sa ating komunidad. Maliwanag ba? Opo. Magaling!
Ngayon ay maaari na kayong pumunta sa inyong pwesto at pag-usapan ang inyong mga gagawing presentasyon. Kung kayo ay tapos na, bumalik na kayo sa inyong mga upuan ng tahimik at antayin matapos ang isang grupo. Mayroon lamang kayong 12 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Ngayon ay magsimula na kayo. Ang napili ko po ngayong araw na ito na aking gagawin ay isang guro. Ganito po ang ginagawa ng isang guro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ganito rin po ang ginagawa ng isang guro. Magandang araw mga bata! Ako ay labis na natutuwa dahil ngayon ay kumpleto tayo ngayon sa ating klase. Ngayon, ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Yun po ang ginagawa ng isang guro. Ang guro po ay ang siyang nagtuturo sa atin upang bumasa, sumulat at magbilang. Ang guro din po ang siyang naghahanda para sa atin upang tayo ay maging handa pagdating ng ating pagpunta sa college or sa high school. Ang guro din po ang nagtuturo sa atin nang sa gayon ay maging handa din po tayo para sa ating kinabukasan. Ako po ang pangalawang grupo at ito po ang graphic organizer na aming ginawa. Mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Una ay ang guro. Ang guro ay ang siyang nagtuturo sa atin upang bumasa, sumulat, magbilang at naghahanda din sa atin para sa ating kinabukasan. Katulad na lang po ng ginagawa ng ating guro ngayon. Pangalawa ay ang doktor. Ang doktor po ay ang siyang tumitingin sa atin at gumagamot sa atin sa tuwing tayo ay may sakit. Pangatlo po ay ang janitor. Ang janitor ay ang siyang naglilinis o nagpapanatiling malinis sa ating kapaligiran. Pang-apat po ay ang pulis. Ang pulis po ay siyang nagtatanggol sa atin sa mga masasamang tao. Panglima po ay ang enhinyero. Ang enhinyero po ay ang mga tao na gumagawa po ng mga malalaking gusali na nakikita natin sa ating komunidad. Pang-anim po ay ang nurse. Ang nurse po ay ang nag-check up din po sa atin at siya rin po ang katulong ng doktor sa ating kapag tayo po ay may sakit. Pang-pito po ay ang dentista. Ang dentista po ay ang siyang nangangalaga at nag-check up din po sa ating mga sirang ngipin. Pang-walo po ay bumbero. Ang bumbero po ay ang siyang nagpapatay ng apoy sa tuwing may nasusunog na gusali. At ito po ang mga hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo sa ating komunidad. Wow! Ako'y labis na natutuwa dahil napakaganda ng inyong mga presentasyon ngayong araw na ito. Maaari na kayong maupo mga bata. Noong nakaraang ating pagpupulong, kayo'y nasabihan kong magdala ng mga kagamitan katulad ng papel, lapis at krayola para sa inyong mga gagawing aktibidad. Kayo ay guguhit ng isang hanap buhay na alam nyo at ipapaliwanag nyo ito sa harapan kung ano ang kahalagahan nito sa ating komunidad at kung bakit nyo ito ay ginuhit. Meron lamang kayong 15 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Magpasimula na kayo ngayon mga bata! Hello! Ako po si Karen. Ito po ang aking iginuhit na larawan. Ito po ang iginuhit kong larawan. Ito po ay guro. Ang guro po ay ang nagtuturo sa atin para tayo ay matuto. Nais ko rin pong maging isang guro upang maturuan ko ang mga batang makapagsulat, makapagbasa, at makapagbilang. Hello! Ako naman po si Rodilyn. Ito po ang iginuhit kong larawan. Isa po itong doktor. Sila po ang tumutulong sa atin at gumagamot sa tuwing tayo ay may sakit. Nais ko pong maging doktor para makatulong din po ako sa mga taong may sakit at para mapagaling ko rin po ang mga taong may sakit.
Hello, ako naman po si Paolo. Ito po ang aking iginuit na larawan. Isa po itong pulis. Sila po ang nagtatanggol at gumagabay sa atin laban sa mga masasamang tao. Gusto ko pong maging pulis balang araw upang maipagtanggol ko po yung mga tao na aapi. Hello, ako naman po si Abigail. Ito po ang aking iginuhit na larawan. Isa po itong nurse. Sila po ang tumutulong sa doktor para tayo din ay alagaan sa tuwing tayo ay may sakit. Nais ko pong maging nurse nang sa gayon ay makatulong din po ako sa mga tao pong may sakit. Napakahusay! Ako'y labis na natutuwa sa inyong mga presentasyon. Ngayon ay bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw ng mahusay! Mahusay! Muli, ay ano-ano nga ulit ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Ang mga hanap buhay po na nagbibigay serbisyo ay ang mga bumbero, dentista, doktor, guro, janitor, nurse, pulis, at chuper. Tama! Anong serbisyo ang ibinibigay nila? Ang serbisyo na ibinibigay ng bumbero ay siya po ang nagpapatay ng apoy kapag may nasusunog na gusali. Ang dentista naman po ay siyang nangangalaga sa ating mga ngipin. Ang doktor naman po ay siyang gumagamot sa atin sa tuwing tayo ay may sakit. Ang guro naman po ay ang siyang nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagtuturo sa atin kung paano bumasa, sumulat, magbilang. At siya rin po ang naghahanda para sa ating kinabukasan. Ang janitor po ay ang siyang nagpapanatili ng kalinisan sa ating komunidad o sa ating paligid. Ang nurse naman po ay ang siyang kasama ng doktor upang tayo ay alagaan sa tuwing tayo ay may sakit. Ang pulis naman po ay ang siyang nagtatanggol sa atin at nanghuhuli ng mga taong gustong gumawa ng masasama. Ang chuper naman po ay ang siyang naghahatid sa atin sa gusto po nating puntahan. Sa tingin ninyo, ano ba ang kahalagahan ng hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Mahalaga po ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad dahil kung wala po sila, wala pong magbibigay sa atin ng sapat na edukasyon, kalusugan, kaligtasan, at kaayusan sa ating komunidad. Tama! Ngayon ay naiintindihan na ba ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Opo. Magaling! Itaas lamang ang inyong mga kamay kung kayo ay may katanungan pa para mabigyan ko ito ng linaw. Maliwanag ba? Magaling! Ngayon ay bago tayo magpatuloy sa ating pagtataya, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Ito ay tinatawag na Guess the Picture and Act. Simple lamang ang larong ito. Ako ay magbibigay ng mga litrato ng mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo. Ito ay ang mga serbisyo na tinalakay natin kanina. Ngayon ay may ibibigay ako sa inyo mga hugis puso upang ito ay magsilbi o magpresenta sa tuwing kayo ay magtataas ng kamay. Ang gagawin niyo lamang ay itataas ang hugis puso na aking ibinigay at paunahan kayong magsagot sa mga larawan na aking ipapakita at ito ay ibibigyan niyo ng aksyon o arte. Maliwanag ba? Opo. Salamat! Ngayon ay magpasimula na kayo. Ang unang larawan ay... Ganito po ang ginagawa ng isang guro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ang pangalawang larawan naman ay... Ganito naman po ang ginagawa ng isang dentista.
Ah. Maayos naman ang iyong ngipin. Ngunit kailangan mo munang mag-toothbrush ng 3 beses sa isang araw. Maliwanag ba? Ang pangatlong larawan? Ganito naman po ang ginagawa ng isang bumbero. May sunog! Shhh. Ang pang-apat na larawan ay? Ganito naman po ang ginagawa ng isang nurse. Chine-check up po ng nurse kung maayos pa po ba yung tibok ng puso ng kanyang pasyente. Ang panglimang larawan, ganito naman po ang ginagawa ng isang janitor. Nagwawalis po siya at nagmamap ng sahig. Ang pang-anim na larawan ay, ganito naman po ang ginagawa ng isang pulis. Sumuko ka na kung ayaw mong mapahamak ka. Ang pinakahuling larawan ay, at ganito naman po ang ginagawa ng isang tsuper. Napakagaling! Ako ay labis na natutuwa dahil natitiyak ko na nalaman nyo ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Ngayon ay nais kong bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw na mahusay! Mahusay! Nais nyo pa ba ng isang laro? Kung gayon ay magkakaroon ulit tayo ng isang laro. Ito ay tinatawag na picture puzzle. May mga ibibigay akong larawan sa inyo at inyo itong bubuuin. Ang unang makakabuo ng litrato ay may matatanggap na premyo. Kayo lamang ay may 5 minuto para buuin ang larawan. Magpasimula na kayo ngayon, mga bata.
kinakabahan ninyo ang inyong mga sarili sa aktibidad na inyong natapos o ginawa. Mahusay kayong lahat, mga bata. Ngayon ay bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili at sumigaw na mahusay! Mahusay! Kung inyong mapapansin ay ang mga larawan na inyong binuo ay naiiba sa ating tinalakay na leksyon ngayong araw na ito. Kaya ako ay pinabuo sa inyo yan upang magkaroon kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating tatalakayin sa susunod nating pagkikita. At ito ay ang pagpapahalaga sa komunidad o komunidad ko, pahahalagahan ko. Muli, ako ay labis na natutuwa dahil inyong natapos ng maayos at nakita kong kayo ay nag-enjoy sa ating ginawa. Ngayon ay bago tayo magtapos sa ating eleksyon ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit o pagtataya. Nais kong itaas ninyo ang ibinigay kong hugis puso kapag kayo ay tapos na sa inyong pagtataya. Meron lamang kayong 10 minuto para umpisahan ang inyong pagsusulit. Magsimula na kayo, mga bata. Ito ang inyong direksyon sa inyong pagtataya. Tukuyin ang taong nagbibigay ng serbisyo sa ating komunidad. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Maaari na kayo magpasimula ngayon, mga bata. Ngayon ay inaasahan ko na ang pagsusulit ninyo ay matataas dahil natitiyak ko na nalalaman nyo na ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad. Ngayon, bago tayo magpatapos sa ating klase ay magkakaroon muna tayo ng isang takdang aralin. Ang takdang aralin na ito ay una, pag-aralan ang aralin 3, pagpapahalaga sa komunidad sa pahina 81 hanggang pahina 83. Pangalawa, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita kung paano ninyo pahahalagahan ang inyong komunidad. Ang inyong mga takdang aralin ay ipapasa ninyo bukas sa ating muling pagkikita at ito'y tatalakayin natin. Maliwanag ba, mga bata? Opo. Magaling! Ngayon ay bago tayo magtapos sa ating klase ay nais ko muna magkaroon tayo isang masayang pagdarasal bago tayo umuwi upang tayo ay gabayan ng ating Panginoon. Ngayon
ay natitiyak kong gagabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pag-uwi. Muli, isang maligayang araw at mapagpalang araw para sa ating lahat mga bata. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa ating susunod na pag-aaral.